Teka mo atong dalawa sa team. Puso ko yung abogado namin kanina. So, makalawa na doon magsisimula yung hearing ko para doon sa kidnapping case. Isa pang noodles. Alam mo, tama yung ginagawa niyo. Huwag niyong patahimikin yan si Tiago. Dahil habang may inaalala siya, magkano? 78 pesos po. 78 pesos. Habang may inaalala nga siya, eh at least, naantala yung inisip niyang pagtakbo. Ewan ko ba kung anong pumasok sa kukote niyan at iniisip pa niyang mananalo siyang senador. Maraming sumusuporta sa kanya. Naman namang makakatakbo talaga siya. Sabagay. Kasalukuyang pinag-aalam ngayon ang mga militar at polisis General Marcial De Leon. Ayon na sa kanyang bantay, napilayan ang braso nito. Kaya naman napilitang ilabas sa kapo ang dalhin sa ospital. Inamin naman ni General Marcial De Leon ang oportunidad na nito para makatakas sa kustodiya ng mga militar. Tumakas ang tatay mo. Sir, ongoing na po ang search sa hospital premises. May pilay siya. Malaki ang posibilidad na hindi pa siya nakakalayo. Yes, that's correct. Kaya coordinate with the PNP para hanapin si General De Leon. That is precisely the reason why I deployed the special task force. This is a very important operation. You hear me? Yes, sir. We are ready to deploy the team on your command, sir. Good. Carry on. Team, this is a search operation for Brigadier General Marcial De Leon, 51 years old, kasalukuyang naniniraan sa 532 Miranan Street, Bansagan, Tarlac, ang kanyang pamilya, pero nakadetain siya sa Camp Aguinaldo ngayon. Huli siyang nakita sa Vilo na hospital nang mapilay ang kanyang kamay. Malinaw ba sa inyong lahat? Yes, sir! Basta't bantayan niyo siyang mabuti, ha? Malapit na rin kaming magtos ng isang ngayon. Sa wakas, hawak ko na ang buhay ng bubong na yun. So, pagkatapos mapatayin si Marcial, ano susunod? Ang kabuuan ng plano natin, Amelia. Babawihin ko lahat na kinuha sa akin ng militar. Ang pangalan ko, ang kapangyarihan, hanggang sa umabot, doon sa mismong ako na, ang mamumuno ng buong bayan nito. Anong gagawin mo doon sa isang mo pang problema? Si Rian, kapag nalaman niyang hawak mo si Marcial, alam mo hindi niya tayo titigilan. Hindi kanya titigilan. Kontakin mo yung tao natin, matagal na natin tinayon sa gulungan. Panahon na para gamitin siya. Siya ang magliligpit kay Rian. Hindi ka ba kumakain? Ano ba iniisip mo? Ba't tulala ka? Kailangan ko makatakas mo. Ha? O paano? Gwardyadong gwardyado tayo kayo. Alam ko naman eh. Pero hindi pwedeng nandito lang. Habang yung pamilya ko nasa labas. Bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalakas siya. Rian, mas dili ka. Lumalma ka nga. Abe, kung natakas ka, sige, paano mo gagawin yan? Oh? Ha? Buti sana kung nilipat ka ng kulungan. O kaya, mau-hospital ka. Aba, ako nga itong may sakit. Diyos ko, hindi ako makalabas dito. Ano ka ba? Kumain ka na nga. Nakukulong si Tiago. Pagpapatuloy lang yung lahat ng kasamang na ginawa niya. Maraming madadamay. Maraming matutulad sa nangyari sa inyo ng alam.
Ride out na po kami ngayon. Kumusta na yung kaibigan natin? Wala pa rin malay, General. Oy, bantayan yung mabuti, ha. Baka maisahan kayo niya, matinik yung hayop niya. Pero tandaan niyo yung biling ko. Huwag niyong tutuluyan. Ha? Ay, gusto ko, ako ang tatapos sa buhay ng tao yan. Gusto ko yung makikita kong nawawalang unti-unti ang buhay sa kanyang mga mata. Ang gusto ko, yung marinig kong nagmamakaawa siya na tapusin ko na ang paghihirap niya. Naintindihan niyo? Masusunod, General. Okay. Kaya, ito mo nga naman. Sa inabahaba ng posisyon, sa mga kamay ko pa rin pala babagsak ang magaling na marsyal na yan. Kaibigan ko. Lagi kong kasama. Hey. Huh? Painahanap kasi. Ang lalaki sumalubong kay General De Leon sa labas ng ospital. Sinubukan man laban ni General De Leon, pero saan po siyang pinasok sa kanila? Pinaghahanap na po siya ng mga pulis ngayon. Kipag-coordinate po tayo sa kanila. Hanapin ang sasakyan na yon. Alamin kung sino may-ari. Going na po yung search ng mga tao natin at kapulisan para kay General De Leon, sir. Tinitrace na rin po kung saan maaaring dumaan ang sasakyan. Nabantayan na rin po lahat ng exit point, mga pier, bus station, at airports. Sir, permission to speak. Kung kinakailangan nyo na tulong, sir, pwede ako.
Hello? Hello? Ito ho ba si Mrs. Corazon de Leon? Yes, sino sila? Si Santos ho ito ng koleksyonal. Nasa Montecillo General Hospital ho ang anak niyo. Anong nangyari kay Rian? Nasaksak ho siya. Sige, didiretso na ako dyan sa hospital. Sige ho. Kayo na munang bahala dito ha. Alis muna ako. May nangyari kay Rian eh. Dito ka sa Montecillo Hospital. Kamagalala, ligtas ka na. Malinis ang pagkakasaksak sa'yo. Hindi na apektuhan ang internal organs mo o yung iba pang bagay na kakabahala natin. Ang gagawin mo lang, pahinga para madaling gumaling ang sugat mo. Ano nga ba nangyari sa'yo? Sige, magpahinga ka na lang, ha? Salamat po. Natawagan ko na ang pamilya mo. Ano nga ba talaga nangyari sa'yo? Sino may gawa niyan? Hello? General Tiago, babalitaan ko na lang po kayo sa development ng kaso. Okay. Ayaw mo. May bonus ka sa akin. Salamat. Sige. Sinugo daw si Rian sa ospital. Nasaksak, tuguan. Perfecto. Hindi ngayon nalalapit na talaga ang unti-unting pagbawi natin at mga inago sa amin. Alam mo, nalalasahan ko na talaga ang tagumpay. Hindi pa natin sigurado na patay na si Rian. At dahil doon, dapat pa rin tayong kamay. Hindi. Gawin natin, magpadala tayo ng mga berdugo doon sa ospital kung saan dinagay si Rian. Para tiyakin na patay na siya. Hindi ba yun ang solusyon doon? Woo!
Ako si Mrs. Corazon de Leon. Nandito raw yung anak ko, si Rian Bonifacio. Oo, nandito po siya. Ah, ito na po pala si Doc. Ah, Doc, siya pang ina ni Miss Rian Bonifacio. Huwag na kayo mag-alala, Mrs. Nasa mabuti ng kalagayan ng anak niyo. Mabuti na lang at nadala agad dito sa ospital. Pwede niya siya mapunta sa kwarto niyo. Nurse, pakisama mo si Mrs. De Leon. Ah, sige po, Doc. Ah, ma'am, dito po tayo. Nak? Ayan. Security! Tumawag ka na, security! Oh, Joy! Sorry po, hindi ko po alam.
ko siya kanina eh. Umalis po ako para mag-CR. Pagbalik ko po, bigla niya ako siniko sa ulo. Bilis po nang pangyayari, tapos bigla na lang po ko nawala ng malay. Sir, baka hindi ba siya nakakalayo? Kailangan natin siya mahanap kasi may sugat siya, may saksak siya eh. Lockdown on hospital. Yes, sir. Doc! 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 May kulido po sa East Wing. Nakita sila sa CCTV. Andun si Bonifacio. Men, patahan niyo. Yes, sir. Men, sasama ko. Ma'am, hindi po pwede. Kaya niyo pong gawin namin ang trabaho namin. Hello, Ravelas. Hello? Si Jessie to. Si Mama nandyan. Ma'am Jessie, wala ho. Umalis kanina si Ma'am Cora sa nagmamadali ho. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Ang sabi niya, pupunta daw ho siya ng ospital. May nangyari daw ho kay Ma'am Ria. Sige. Saan tambak kayong mga tanga? Ha? Nagpatala pa ako ng backup. Yung pala, matatakasan lang din kayo? O, di ba sabi mo ikaw ang nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya? Baka naman masyado mong ginalingan. Kaya hindi siya mabantayan ng mga tao mo. Nangaasar ka ba? Pwede. Pinupuri pa nga kita. Hoy! Wala akong pakialam kung paano yung gagawin, ha? Pero dalhin ninyo sa akin si Marcel. Bantayan niyo lahat ng mga bus station dyan. At kung may malapit na pier, bantayan niyo rin. Kaya nga nung sinasabi nila, kung kinakailangan, baliktarin niyo yung buong lugar niya, baliktarin niyo mo, Pilipinas, gawin ninyo. Nabutik eh. Nurse? Yes po? May nakapagsabi kasi na dito din na si Rian Bonifacio. Kamag-anak mo ba siya? Si Ma! Ano nangyari? Si Rian, nasaksak sa kulungan. Pero nakatakas siya eh. Mama, may report kay Papa na tumakas siya. Bakit niya ginawa yun? Isa ba saan siya nagpunta? Meron bang humahabol sa kanya na hanggang ngayon hinahanap pa rin siya? Ano sa kanya? May kumuha kay Papa mula sa ospital. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung nasaan si Papa. Hindi kailangan nangyari ito eh. Jessie, kailangan natin sila mahanap. Rian, sabi nila nasaksak ka daw. Bakit ka tumakas? Nasaan ka ba ngayon? Ayos lang ako, huwag kayo mag-alala. Talaga ito, pero hindi ko pwedeng hayaan si Papa lumabang mag-isa kay Tiago. Nasaan siya? Nawawala siya, anak. May dumukot sa kanya pero nakatakas siya. Yun lang ang alam ko. Hanggang ngayon pinaghahanap pa rin sila eh. Hindi ako naniniwala na hindi niyo alam kung nasaan siya. Sabihin niyo sa akin kung nasaan siya. Kailangan ko siya mapuntahan. Dapat papunta na siya ng pier sa San Agustin ngayon. Babalik siya sa bahay niya sa Bataan para magtago. Pero sa nangyayari ngayon, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa papa mo. Sige, huwag ko kayo mag-alala. Hanapin ko siya. Wala siyang ibang mapupuntahan. Salamat, anak. Mag-iingat po kayo. Si Rian, ba'y kausap mo? Oo. Ano daw? Bakit tumumasok sa isip niya yun? Ayos naman siya eh. Gusto daw niya kasing tulungan si Marshall. Pero natatakot ako. Pakiramdam ko buong mundo gustong tumugi sa kanila. Isabel, wala pwedeng makaalam nito. Buhay na mag-ama ko nakasalalay dito. Kaya nga naiintindihan kita eh. Lahat sila ang hinahanap. Silang dalawa. Hindi nila kayang labanan ng lahat ng yun. Kaya na nga kinakatakot ko eh. Isabel, hindi ko na alam kung anong gagawin ko.
Anong ginagawa mo dito? Lumakas rin ako. Ano? Kailangan mo ako pa. At kilala ko sa Chaco. Hindi kita kahayaang lumaban sa kanya mag-isa. Arabella, ako ang tatapos nito. Hindi pwedeng nasa loob lang ako. Nakakulong, nag-aantay ko anong balita. Pero hindi yan ang plano natin. Nag-usap na tayo. May plano. Ano? Hindi! Anak, hindi mo gagawin yan. Napag-usapan na natin ito, hindi ba? Nangako ka sa akin! Nangako ko sa inyo. Nasusuko ako kapag sigurado mapapatanong sa siya. Wala akong nangyayari sa kaso niya. Nalulusot ang panalahan. Hindi pa rin naman tayo susuko sa laban, anak eh! Rian, hindi ka tatakas. Sa amin ni Chago, nagsimula ang lahat ng ito. Ako rin natatapos ang gulong nangyari. Ay, hindi po pwede. Hayaan niyo na lang ako. Kilala ko siya. Kilala ko makikilos niya. Anak, mas kilala ko si Chago. Anak kita, ako dapat nang nagpoprotekta sa'yo. Hindi yung kamaligtaran. Pero pa. Wala nang pero-pero. Mag-desisyon na ako. Kailangan ko makatakas. Ha? Bakit ba hindi ka nalang sumunod? At sundin mo yung plano? Laban ko rin to pa. At saka pamilya tayo, di ba? Hindi kita hayaang humarap sa kanya mag-isa. Eh, alam mo kung saan aabot to? Handa ako. Sir, confirm. Dito si Marshal Sirian. Thank you.
Sir, dito po kami sa pier. Nandito po sila General Leon at Bonifacio. May kainkwento silang lalaki. Sir, kailangan po natin ng tulong ng Coast Guard. Sila nakita? Nandito sila sa pier. Sigurado kang si Rian Bonifacio at si General De Leon yun? Positive, sir. Magkasama sila. Pero may mga umabot sa kanilang mga armadong lalaki. Update. Doon naglayag yung banta nila, General De Leon at Bonifacio, habang tinutugis sila ng mga armadong lalaki. Sigurado ko sila yon? Yes, sir. Sir, nakarinig ilang tao namin ng putukan habang nasa laot sila. Saka narinig kami ng pagsabog ngayon lang, sir. Kailangan nating malaman ang kalagayan nila. Yes, sir. Copy. Sir, underway na yung Navy at the Special Forces. Major De Fierro, siguraduhin mong mahanap si Bonifacio at General De Leon. Naintindihan mo? Sa lalong madaling panahon, by all means. Yes, sir. Mahalaga ang operasyon na to dahil it involves a star rank official. I don't want no stone unturned. Mahuli lang sila. Maliwanag? Yes, sir! Ayon sa witness, may nakakita kay General De Leon at kay Bonifacio dito sa pier. Ilang minuto lang bago sila sumakay ng bangka at sumabog ang bangkang iyon. Pero may mga lalaki armadong sumusunod sa kanila. Based naman sa initial report na natanggap namin, dinukot daw sa General De Leon. At nakatakas naman si Bonifacio. Maaring nalaman ni Bonifacio ang nangyari sa kanyang ama. Kaya tumakas siya at hinahanap niya ngayon si General De Leon. Or maaring premeditated ang nangyari. Kung dinukot na si General De Leon, nakakataka kung paano agad nalaman ni Bonifacio kung nasaan sila. Ma'am. Si Corazon De Leon po, yes, ako. Ano nangyari? Asan yung mag-ama ko po? Ma'am,
Kasalukuyan na po ang ginagawang search and rescue operations ng Philippine Navy, PNP Maritime at Coast Guard. At nandun na rin po sa site ang mga divers ng Special Forces ng Philippine Army para tumulong sa paghahanap. Kailangan niyo umahanap ang mag-ama ko? Yes, ma'am. Kapan initial investigation, ma'am, nagkaroon po ng putukan sa mga naghahabulang mga bangka. Malaki ang posibilidad na ito ang sanhi ng pagsabog. Pero napakalakas po ang current ng tubig doon sa site, ma'am. Kaya nahihirapan po ang mga divers natin. Pero makakaasa po kayo, ma'am, na gagawin po namin ang lahat ng aming mga kaya para mahanap po sila. Okay, yung mga humahabol sa kanila, ano nangyari? Ma'am, nakatakas po sila. Habang ang ilan sa kanila ang damay sa pagsabog ng bangka. Iniimbestigahan pa ngayon kung anong kinalaman ni General De Leon at kung nasa na po sila. Kung kinakailangan niyo po ng tulong, andito ako. Habang tumatagal kasi lalo tayo, lalo lumiliit ang tsansa natin. Patuloy pa rin ang ginagawang rescue operation para kay General Marshall De Leon at Rian Bonifacio. Para nga sa paunang impormasyon na aming nakalap, nakasakay sila sa bangkang sumabog sa gitna ng dagat. Yan ay matapos silang tumbaka sa pagkakadetina sa kanila. Ngayon ay hinihintay pa natin ang official statement ng Coast Guard at maging... Anak, naisip ko, kain na lang muna kaya tayo. Nanak, ano nangyari kay Rian at sa papang niya? Wala, di ba? Nakita mo na anak, wala eh. Di sana sinabi na nila sa TV. Magtiwala na lang tayo na ayos sila. Anak, huwag ka mawawala ng hope, ha? Yung pag-asa na lagi ko sinasabi sa'yo, palagi na lang tayo magdadasal, ha? Oo, Nanang. At magaling si Rian at magaling yung papang niya. At alam ko ligtas sila dahil pareha silang magaling at saka mabait. Parang ikaw, no? Saka mabait. Yan ang ilay ko eh, mabait. Wala na si Marshall. Anong wala na? Anong? Wala. Hindi ba't biniling ko ako ang tatapos sa buhay na kumag na yun? Wala na rin si Rian. Magkalimunan tayo. Wala na si Marshall, tapos wala rin si Rian. Ano to? Tumakas si Rian sa ospital. Nagkita sila ni Marshall sa isang pier. Yung bagkang sinasakyan nila sumabog. So, ayun. Siguradong tostado na siya. Natagpuan na ba ang katawan nila? Hinahanap pa! Pati yon gusto mong ipakuha. Ano yun gagawin nating souvenir sa museum? Tiago, ang mas isipin mo, ngayong wala na si Marshall, magiging mainit ang mga mata ng militar sa'yo. Sabi ng mga tauhan mo, may humahabol daw kay Marshall. Wala akong pakialam niya sa mga milit. Mag-init ba ng tumbong nila? Wala akong pakialam. Dahil wala rin naman silang magagawa eh, kahit na mahuli nila yung mga tauhan natin. Walang aamin sa mga yun. Utang ng mga tao natin ang buhay nila sa atin eh. Kanya wala rin silang mapapala. Tiago, nakaganti na tayo. Wala na si Marshall, wala na si Rian. Makakawala na tayo sa nakaraan. Hindi ganun kadali yun, Amelia. Hindi mo ako makukumbinse na patay na si Marshall at si Rian hanggang hindi ko nakikita ang katawan nila. Ma, halika na, umuwi na tayo. Thank you.
Yes, excuse me. Pwedeng lumabas. Sigurado ako tinutugis ako ng lahat. Ikaw lang ang masahan ko ngayon, Ivan. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Ikaw ang magiging mata ko. Aalamin mo ang lahat ng kilos ni General para maplano ko na yung pagpatay ko sa kanya. Tol, kailangan pa ba umabot sa ganito? Hindi ito matatapos. Kung habang buhay niyo sinusubukang patayin yung isa't isa. Kaya nga kailangan ko nang tapusin to. At siguraduhin ko hindi ako magmimintis. Ivan, hindi kita pinipilit ko. Hindi kita iiwan. Hanggang sa dulo. Ma'am. May atas po ang hired quarter sa amin. Na hindi po kami titigil para hanapin sina General De Leon at sa inyong anak. At agad naming ipapaalam sa inyo ang mga developments ng search and rescue operations. Hanggang kailan? Hindi kayo pwedeng tumigil na paghahanap. Sa totoo lang, ma'am, hindi po tumitigil ang aming search and rescue teams ng AFP. At para paigtingin ito, ay tumulong na rin po ang mga friendly forces para sa paghahanap. Pagkatapos, paano kung hindi nyo sila mahanap? We will utilize all efforts para mahanap po sila, ma'am. Pero hanggat hindi po nakikita ang kanilang mga labi, ay patuloy po ang aming operations. Pero for the meantime, ma'am, ilalagay muna sila sa list of missing persons. Pero hayaan niyo pong gawin po namin ang aming responsibilidad. Sa ngayon, ma'am, we cannot give conclusions.
Please, huwag po kayong tumigil ng paghahanap sa kanila. Please, hindi sila pwede umatay. Hindi pa naman matay. Asawa talaga ako. Please, huwag kayong tumigil ng paghahanap sa kanila. Tol! Bakit? Tol, may masama nangyari kay Ate Rian at sa tatay niya. Ano? Ivan, ano? Tol. Ayon sa impormasyon na aming natanggap, sumabog ang sinakyang bangka ni Rian Bonifacio kasama ang ama nitong si General Marshall De Leon. Naging matunog ang pangalan ni Rian Bonifacio dahil sa pagkakasangkot nito sa pagsabog sa Capitol Mall at maging sa ilang mga kaso ni Santiago Guerrero. Kaugnay nga niyan, dahil sa pagsabog na ito, maaaring malaki ang posibilidad na hindi na maligtas si Rian Bonifacio at si General Marshall De Leon. Sa ngayon ay hinihintay natin ang magiging pahayag ng kanilang pamilya. Basahin mo kasi. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang bangkay ni Rian at ni Marshall. Sayang ka, Rian. Sayang ka. Sinayang mo lahat. Kinulang ka eh. Bakit kasi sumama ka pa dyan sa tatay mong gunggong? Well, malamang. Nilalapa na sila ng mga pati ngayon. Ma'am, nandito na po yung abogado niya. Magpapasokin mo. General! Oh, Atty. Ma'am. Mukhang busy pa rin si Atty. Solano. Ganun na nga po, General. Pero don't worry, I have good news. Oh, what's that? Tulad po ng inaasahan natin na grant na ng korte na makapag-post kayo ng bail. Makakalaya na kayo. Bail lang? Hindi ba yung magagawa ng paraan? Wala na si Rian. Malamang bangkay na yon. Ma'am, People of the Philippines po ang kaso ng kidnapping. Kaya kahit wala na ang nagsampa, patuloy pa rin aandar ang kaso. Nandiyan pa rin ang kaso ni Elijah Sarmiento. Pero makakatulong sa atin na wala na si Rian at may kondisyon si Elijah. Mahina po ang kaso laban sa inyo. Mabuti naman akong galaw, Tony, dahil gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Marami pa akong plano at hindi sila kasama doon. At walang makakapigil sa akin. Thank you.
sa pakiramdam mo. Ayos lang ako. Nadamay ka lang. Ginamit ka lang ni Tiago para makapagiganti sa akin. Nadamay ka lang. Matagal na namin yung problema ni Tiago to. Nangyari yan dahil sa mama mo. At hindi niya ako ng patawad. Naalala ko nung... nagtitraining pa lang ako. Iniwan kasi ako na ni Tiago sa gubat. Madilim yun. Kaya ako makita kahit na sinong tao sa pati. Takot na takot ako nun. Sa 9 years old ko. Pero dahil doon, gamit ko yun. Naging matapang ako. Paraan pala ni Tiago yun para alis yung lahat ng nararamdaman mo bilang tao. Ipipilit niya talaga maalis yung puso mo. Alam ko, sakaling dumating yung araw, makaharap ko na kayo. Handa na ako. Handa na. Ang mahalaga, hindi siya nagtagumpay. Dito kami ng mama mo. Hindi ka na ipapabayaan, anak. Kaya lang, bayo ka na.
Sol. Sorry, ah. Pasensya ka na. Hindi ko matiis na malaman na kagabi ka pa. Hindi kumain, eh. Sorry, ha. Ako may kasalanan. Kasalanan ko nangyari sa mag-ama ko. Ha? Ano ibig mo sabihin? Kung napigilan ko lang si Marshall na huwag tumakas, kung nakumbinsi ko lang si Rian, hindi itong mangyayari sa kanila, eh. Sinisisi ko yung sarili ko. Bakit? Kung bakit nawala sila? Corazon, bakit mo sisisihin ang sarili mo? Wala kang kasalanan. Huwag naman sanang mawalan ka rin ng tiwala sa Diyos. Siguro naman alam mo at alam ko na pareho nasa militaryo yung dalawa, hindi ba? Alam natin pareho na kahit dalawa lang sila, kaya-kaya nila yun. Kaya huwag kang mawawala ng lakas ng loob. Huwag kang mawawala ng tiwala. Ikasal mo lang sa Diyos, Corazon. Sana nga. Sana nga ligtas sila pareho. Para hindi yung maaalis sa akin mag-alala. Arabella. Naghahanap ako ng mga kain. Hindi, huwag na. Dito ka na. Pag may kinalangan ka, huwag kang mag-alala. Babalik ako kagad.
Tumutong ka na? Taas pa rin ang lagdag mo, ha? Kaya ko. Nene, walang bahala sa lang. Pahinga ka lang dyan. Nagdadaan ako ng pagkain. Sige, Nene. Ginalaw yung pagkain na hinanda sa'yo ni Manang Isabel. May balita na ba kala Marshall at sa kapatid mo? Magganon pa rin ho yung update ng PCG. Hinahanap pa rin sila. Ma, hindi makakabuti sa'yo na kung ano nung iniisip mo. Kumain ka. Ipaghahanda kita. Wala akong gana. Makakasama sa'yo ito, eh. Ma, kailangan ko lang bumalik ng kampo. Ipagluluto na lang kita ng bagong pagkain doon sa baba, ha? Hayaan mo na muna ako, Jessie. Ma. Please. Tatawagan po kita pag nakarating na ako ng kampo. Sige, ho. Hello? Ba't kaya ka lang tumawag? Kagabi ko pa yung antay yung tawag mo, kahit text di mo ginagawa. Oo nga. Teka lang, parang nasusunog na yung sinayang. Sundari lang, ha? Diyan ka lang, ha? Sa telepono. Hiniram ko lang ito, eh. Si Rian, kasama mo na ba siya? Okay, pero si Rian, mataas ang lagnat. Pupuntahan ko kayo. Sige, i-text ko sa iyo yung location namin. Napatala ko na isang number mo. Wait, I have to go. Tugan mo lang i-text ko sa iyo. Bye. Sorry, we're late, ha? That's okay, Mrs. Guerrero. Hello? Elvira Recaforte. Ako ang magiging campaign manager ninyo. Nice meeting you. Recaforte. Familiar ang apelyido mo sa akin. Kilala siyang campaign manager ng mga politiko. Actually, ang specialty niya ay yung mga kagaya mo na patong-patong ang kaso. Well, she was gone for a while, but she's back for good. And yes, I'm back for good, General. Ngayon pa lang sinisiguro ko ng pagkapanalo niyo. She's got confidence. Gusto ko yan. But of course, hindi pwedeng confident lang tayo. Mm-hmm. What I need are results. Oh, why don't we start now? Mm-hmm. Iisaysayin ko sa inyo ang campaign strategies natin. Okay. Well, napag-aralan ko na ang lahat ng nangyari sa inyo. And trust me, I had worse. But all of them came out triumphant in the past elections. Nice to hear. Well, I'll be blunt though. Ang unang pinakakailangan nyo sa lahat ay pera. Running for national opposition is such a big investment. Come on, Elvira. Huwag mo naman kami insultuhin. Kung
pera lang. Ako na magsasabi sa'yo, huwag mo nang problema eh. Oh, that's good. Corazon! Alala ninyo ako. Dapat hindi niyo ginawa yan eh. Lalo ka na, pati ka sa kulungan. Alam mo naman daw ang papakali kapag nasa kulungan lang ako eh. Hindi kami makakilos na Arabella dahil sa kondisyon niya. Hindi ka naman siya pinadala sa ospital. Pinadala akong gamot. Totoo ba mga tauhan ni Tiago yung lumukot sa'yo? Taong Chagrin, pero hindi na alam, ginamit ko lang sila para makalayo ako sa ospital. Ang hindi ko lang inaasahan, nasusundan kami hanggang sa pier. Nanalo na siya sa kaso, ha? Nanalo na siya sa mga kaso niya. Ano pa bang gusto niya? Isa lang gusto niya. Yung plano niya, kaisahin sa ang mission niya ng mapatay mo. Ang pag-iiganti niya. Ganun din yung ginagawa niya sa Hansel Open. Hanggang nandito kami ni Arabella, hindi mangyayari. Pero sana, walang ibang tao makakala na buhay pa kami. Paano si Jesse? Kahit si Jesse, hindi pa ito ang tamang oras na malaman niya. Pero, pwede ba sabihin na tigilan na ng isipan sa akin, Elena? Ligas ako. Ayoko mag-isip sila ng kahit ano sa akin. Pero, alam mo kayo pagkatapos na wala na ibang dapat makakala. Sa bahay na to. Huwag mo makakita sa atin dito. Oo. Paupahan to ng isa sa staff ko nung sa restaurant eh. Sabi ko, meron akong kaibigan na nangangailangan na matutuluyan sa Pampanga, kaya binigay niya itong lugar na to. Hindi naman niya alam na kayo nandito, kaya kayo mag-alala. Sa batas. Ako na lang yung kikilos. Masyado na kayong maraming sakripisyo para sa akin. Ang pangalan niyo, kaligtasan niyo, pati yung lahat ng ginawa niyo para sa bayan. Arabella, makawala na sa'yo sa lahat ng ginagawa ko kung hindi natin yung papakulong si Tiago. Magkasama natin siya hanapin. Kasama tayo. Natutukisin siya at makukulong. Yan ang sinabi mo sa akin. At yan ang gagawin natin. Pero nakapag-bail na si Tiago, ha? Kung meron man kayong pinaplano, lalong hindi magiging madali. Kailangan niyo ang dobling pag-iingat. Tutulungan ko kayo sa abot na makakaya ko sa lahat ng pangangailangan ninyo. Kakurusan, ikaw mag-ingat ka rin. Sigurado ako na under surveillance ka, kaya lahat ng kilos mo, babantayan mo kung may sumusunod sa'yo. Oo, mag-iingat ako. Kung ito lang ang paraan, kahit hindi tayo magkakasama, at least alam ko na ligtas kayo. Dami na natin pinagdaanan ng laban kay Tiago. Siguraduhin natin sa dulo, makukuha natin ang hustisya at babayaran ni Tiago lahat ang ginawa niya. Thank you.
ka pala. Eh, pasensya ka na, hindi kita napansin eh. Isabel, ano? Buhay si Marshall at si Rian. Salamat sa Diyos. Hindi ko alam kung anong gagawin na natin. Isabel, sa ating dalawa lang muna ito, ha? Siyempre, ating dalawa lang talaga ito. Diyos ko, alas. Ma? Anong pinag-uusapan niyo? Makanina lang po, wala kayong gana. Hindi nga kayo lumalabas sa kwarto eh. Ano nangyayari? Ano pinag-uusapan niyo ni Manong Isabel na dapat kayong dalawa lang? Jessie, listen. Ayokong mag-alala ka. Pero bumalik ako sa lugar kung saan nawala ang papa mo at ang ate mo. Ano? Hindi ako mapakali dito buong araw. Ayoko namang maghintay na lang. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa kanila. Ayokong ipaalam sa'yo kasi mag-aalala ka lang at pipigilan mo ako. Ma, please. Ito na naman tayo eh. Ipaubayan niyo na sa amin yung paghahanap sa kanila. Sana lang di kayo bumalik ulit sa dati. Pwede makaalam nito, ha? Lalo na si Jessie. Ayoko mapahamak ng mag-ama ko. Alam ko. Makakasiguro ka. Salamat. Eh. General! Musta ka na, Armando? Mas mabuti ngayon, lalo na't nakalaya kayo, General. Si Franco. Wala pa rin akong balita sa kanya. Armando, alam mong mahalaga sa akin ang tiwala. Sana eh, huwag ang matulad na sa anak mo. Lalo na ngayon, kakailanganin ko ang malaking halaga para sa pagtakbo sa politika. At alam kong magagawa mo ng paraan yan. Sa droga. Eksakto. Kailangan buhayin natin ulit ang negosyo niya. Ngayon wala na si Franco. Ikaw na lang ang aasahan kong magpapatakbo ng lahat. Armando, tandaan mo ha. Hindi lang ang kapakanan ng ating samahan na nakataya dito ngayon, kundi ang katuparan ng lahat ng mga pangarap natin. Ito na ang simula ng pamamahala ko sa ating buong bansa. May kliyenteng bago si Franco noon. Siguradong malaki ang koneksyon ng Mr. Han. Sige. Nasigasabi, magawa mo ng paraan. Alukin mo na kahit na ano. Kapangyarihan, tauhan, salapi. Ano kailangan? Ako nang bahala doon, General. Good. Kailangan nga din pala na siguraduhin nating malinis ang lahat ng mga legal na negosyo natin. Dahil kapag ka naging opisyal na ang pagtakbo ko bilang senador, siguradong-sigurado ko, iimbestigahan nilang lahat ng mga ari-arian ko. At hindi maaaring makakita sila ng kahit na maliit na butas para maging grounds to disqualify me from running. Naniwala na sila sa palabas natin noon. Unti-unti na nakakabawi yung mga negosyo natin, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Kausap niyo po si Mama at Papa. May babati sa inyo, General. Hello po. Papa, pwede po nakalabas na po kayo. Anak, di ba sinabi ko naman sa'yo, inosente si Papa sa lahat ng ibinibintang nila sa akin. Anak, kumusta ka dyan? Kumakain ka ba na maayos? Ayos lang po ako dito. Nagtitraining po ako ng maayos para maprotektahan ko po kayo. Kakaingan na nga po ako ng matagal sa ilalim ng tubig. Very good. Very good, anak. Pagpatuloy mo lang yan, ha? I'm very proud of you. Just continue doing. Hindi. Hindi lang pala ipagpatuloy. Galingan mo pa, anak. Gusto ko, ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Ha? Sige po. I love you, anak. Sige, anak. Balikan na ulit sa training. Love you rin po. Oh!
nyo, mga kumbayan. Higit na masaya ako at maligaya na nakita-kita tayong muli. Nabalitaan din po namin na tatakbo daw kayo sa eleksyon sa Senado. Makakasaw kayo sa suporta namin lahat. Tiyako! Salamat! Salamat! Tiyako! 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 Nakita mo naman, di ba? Hindi pa ako nagkakampanya. Dami na ako supporters na nagdadatingan. Kaya lang, siyempre, hindi naman maaaring mga supporter lang na galing sa liwanag na magpapanalo sa akin. Kailangan makakuha ako ng suporta sa lahat ng sulok ng Pilipinas kung magwawagi ako bilang senador. Bayan, para sa mga naaapi at patuloy na inaapi. Ako po ay tatakbo sa Senado para patuloy na mapaunlad ang bayang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Ano na yun yung naran? Sige, sige po. Salamat, ha? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. Mr. Guerrero? Yes. Mukhang kampante ho kayo sa pagtakbo sa kabila ng mga kasong kinakaharap nyo. Malalakas rin ho ang mga makakalaban nyo pag nagkataon. Ilang mga personalidad ang nagpahiwatig na tatakbo rin sila, kasama na si Congresswoman Santa Ana, na matunog ang pangalan ngayon dahil sa linis ng track record niya. Paano nyo ho nasisiguro na maipapanalo nyo ang eleksyon? Yun ay dahil sa nagtitiwala sa atin ang aking mga kababayan. Yun ang pinakamahalaga, di ba? Pangalawa, alam mo, Iya, hindi naman nasusukat ang galing ng tao kung ano paman sa linis o kung ano man ang kanyang track record. Ang importante ay kung ano ang magagawa mo sa bawat kapwa Pilipino mo kapag ikaw ay nasa posisyon na, di ba? Yan po ang naging proklamasyon ni Mr. Santiago Guerrero sa kabila ng mga kaso at patikos laban sa kanya. Walang makakapigil sa kanya sa pagtakbo sa darating na eleksyon. Tuloy na talaga yung mga plano niya. Hindi ako papayag na mangyari yan. Mag-iisip ako ng paraan para makakuha tayo ng mabigat na ebidensya laban sa kanya. Bago pa matupad ang kung ano man pinaplano niya. Kailangan natin mag-ingat pa. Pasukin natin ang bahay niya. Lagyan natin ng CCTV ang bawat sulok ng bahay na yan para malaman natin lahat ng kilos niya. Sigurado ako, makakakuha tayo ng ebidensya.
kababayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mga kababayan, pinapangako ko sa inyo na ako ang magiging tinig ng masa at ng mga naaapi pag tayo'y nakarating na sa Senado. Alam niyo naman siguro lahat na ilang taon nang dinudugisan ng mga kalaban ang pangalan ko. At hindi lang ako dumadanas ng ganyan, pero malapit nang mabago yan. Sapagkat magiging opisyal na ang pagtakbo ko bilang senador ninyo. Isa lamang ang ihilingin ko sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang ang walang sawa ninyong pagsuporta sa akin. Maaasahan ko ba yun? Salamat! 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 Ano na ang balita sa paghahanap ninyo kay Rian at Marshall? Sir, maraming salamat po. I-update nyo na lang po kami. Sir, patuloy ho namin hinahanap yung katawan nila pero hanggang ngayon hindi pa rin ho makita. And sir, nagtatanong-tanong na rin ng ibang kapulisan natin sa paligid kung sakaling may nakakita sa kanila sa area. Ayon sa report, masyadong malakas ang pagsabog. Yes, malakas nga ho ang pagsabog pero kung nakatalon ho sila at nasa tubig, wala rin ho chance na magsusurvive sila. Pwede natin i-assume na patay na sila pero hanggat hindi ho natin nakikita ang katawan, hindi ho tayo makasigurado. Wala pa ang balita, General. Marami nakakalat ng mga polis sa pwesto. Pero nakakalat na yung mga tao natin doon, General. Huwag kayong bibitaw sa paghahanap sa kanila. Hanggat hindi ko nakikita ang mga bangkay nila, hindi ako matatahimik. Masamang tao. Nakikiusap lang kami sa inyo kung pwede ko sana magtago ko kami dito kahit saglit lang. Alisin mo kami eh. Nanang, si Rian. Si Rian, anak, hindi pa mahanap. Hindi ko pa masabi sa'yo kung saan si Rian. Ilay, anak, sana huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi ka pa rin magdadasal kay Papa Gada. Hanapin pa rin natin si Rian, anak. Opo, Nanang. Gabi-gabi ako nagdadasal ligtas si Rian. Talaga? Opo, Nanang. Salamat naman. Sino ba kayo at anong ginagawa niyo dito? Eh, kung magnanakaw kayo, wala kayong makikita sa amin. Mali ang bahay na pinasok nyo. Hindi kami magnanakaw. Hindi ko kami masamang tao. Nakikiusap ko kami sa inyo ng tatay ko. Ay! 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 Naku, mga anak na yan! Naku! Uy! Ay! Naku, mga anak na yan! Naku! Ay! Naku! 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 Ano ba yan? Ano sa pipa na bigan niya?
Dadalhin niyo pa siya sa ospital pa kanina kayo umabot. Nagkwarto ho ba kayo dito? Bakit? Ikaw magpapaanak? Isa siyang registered nurse. Nurse? Eh, hindi naman nurse ang gumagawa nito, di ba? Oo nga. Pero marunong ako. Nasaan ang kwarto niyo? Tawin niyo na yan. Kaya nga! Kaya nga, Tubig! Kailangan ko maraming tuwalya. Ano pa kalang gano'n? Tubig! Talihan ka! Bilis! Ngayon, ha? Tuwalya! Tingnan mo mabuti, ha? Ipigil mo muna, iha. Ipitan mo mo. Hail? Sail. Ganda, langhinga ka lang. Inhale. Sail. Sabayan mo siya. Inhale. Salamat, ha? Corazon, huwag kang mag-alala. Alam mo, hindi naman akin itong sekreto na ito para ipagsabi ko pa. Pero, alam ko naman na lahat gagawin mo para sa mag-ama mo, eh. At mabuti na rin walang alam si Eli para hindi siya mahirapan. Pasensya ka na nadamay ka sa gulo na ito. Nakita ko naman paano ka mag-alala kay Rian. Kaya, ako mismo ginusto kong ipaalam sa'yo yung totoo. Alam ko ginagawa mo lahat-lahat dahil pinoprotektahan mo yung mag-ama mo. Huwag ka mawawala ng pag-asa, ha? Palagi ka lang magdasal. Naiintindihan kita, Corazon. Tagal, mapagbabayad din natin si Tiago sa lahat ng mga kasalanan niya. Matatapos din lahat ito. Tao po! Tao po! Uy, lumayas nga kayo dyan. Ako, Iha. Iha, ikaw na nga ba? Ako, ikaw natakot sa dugo. Sige na, mama. Yes, sir. Magandang araw ho. Ano hong kailangan nila, sir? May tatanong lang ho sana kami. Boss! Hinahanap lang ho kami. Yan ho sila Marshal De Leon at Rian Bonifacio. Ay, oo, tama. Sila nga yun. Nakita na natin sila, di ba? Ay, oo, sir. Sa TV. Nakita na po namin sila sa TV. TV. Tumakas sila sa kustudiyo ng mga pulis at militar. Kaya mas makakabuti po kung matutulungan nyo kami kung sakaling nagawin sila dito. Kayo po, nakikita nyo po ba sila? Eh, hindi ko po sila nakikita. Bulag po ko eh. Pero wala naman po nagagawang ibang tao dito eh. Wala po sila dito, sir. Wala po sila dito. Pero kung magawin po sila dito, agad po namin papaalam sa inyo. Opo. Diba? Diba? Opo. Salamat ho. Men, let's move. Salamat po. Ingat po. Paano sila sa akin nakita?